again with another video and welcome back to my channel. So for today's video, meron tayong product review and this product is from Strip of Philippines. Ayan. Bago ko i-introduce tong product sa inyo, it's been a while since I uploaded my latest video kasi sobrang busy and inuna ko muna yung business ko, tapos school din, busy din sa mga school works. And ayan, kaya natagalan tayong mag-upload ng product review. Ang dami na nga ding nakapila for review eh. So yeah, without further ado, let's start this video. So ayun guys, dahil nabanggit ko na sa inyo na this product is from Strip of Philippines and ito yung product nila. Alam ko, feeling ko nakikita nyo to sa mga ads sa Facebook and yeah, ito yung hair cream removal and yeah, this is painless na hair removal lalo na dun sa mga bikini areas, underarm, sa mga legs nyo, kung saan man kayo may buhok. Yeah, mababanggit ko dito yung mga pros and cons na meron dito sa products na to. And as you can see dun sa intro ko kanina, yung application ko ng cream na to, medyo, ayan, makikita nyo naman yung reaction ko nung ina-apply ko siya. So, yeah, introduce ko muna tong product na to. This is from Taiwan. So, originated to sa Taiwan. Tapos, ang pinaka-authorized seller lang nila is ang account ay nasa description box. And ito, ilalagay ko dyan yung Strip of Philippines. And yeah, available lang to sa FB page nila and IG account nila. May makikita kayong mga imitation na ganito and hindi sila authorized seller, huwag kayong bumili nun. And ayan nga pala, this retails for only 999 pesos. So, kung naghahanap kayo ng painless removal or pamalit sa wax nyo, yun, tapos ayaw nyo na mag-shave, and yeah, ito yung pwede nyong bilhin. At ayun, dahil nga review to, syempre sasabihin ko yung honest feedback ko about this product. And ayun nga pala, this product is for all skin types. Long-lasting and visible smoothness din yung effect niya. Pain-free application and easy to apply. So, kung naghahanap talaga kayo ng pinakamadaling application ng pantanggal ng buhok, lalo-lalo sa mga private part nyo, eto na yung pwede nyong bilhin. And yeah, start na natin yung feedback ko about this product. Magamit kayo ng gantong product, kailangan nyo sundin yung instructions na binigay sa inyo ng seller. Lalo-lalo na kapag ka-application na. Ito kasi is pwede nyo lang ilagay within 24 hours and if may natirang buhok sa inyong kilikili or san man kayo nag-apply nito, hindi kayo pwedeng mag-reapply uli dahil nandun pa yung effect niya. Tapos, magkakapag-apply lang kayo nito after 48 hours. And by that, pwede nyo na siyang hugasan after nyong maglagay or matanggal yung natitirang product sa inyong underarms or sa mga areas na nilagyan nyo nito. Pwede nyo siyang tanggalin gamit ang towel, tissue, or even yung cotton, basta matanggal yung mga in-apply nyo sa inyong body areas na may hair. Tapos, ang tamang paglalagay nito is yung amount lang is yung sakto para ma-cover yung buhok na gusto nyong matanggal. Pwede nyo siyang i-apply gamit ang spatula or gamit ang bare hands nyo. So, yeah, ayun guys, proceed na tayo sa aking feedback. Ayun guys, dahil first time kong gumamit nitong painless removal, usually kasi nag-wax ako at nag-shave ako ng underarms. So, ayun, first time ko siyang gamitin, nagulat ako sa effect niya. Oo, nagulat ako. Yung gulat na parang, may ganito pala.
na hindi ka masasaktan kapag ka tinanggal mo siya. Ganun. Pero, may malaking pero tayo. Meron kasing binibigay na instruction, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, may binibigay na instruction ang seller. And dun sa instruction na yon dapat masunod mo siya. Pero napansin ko lang, nung sinunod ko, yung minutes na iaano mo siya, ibababad mo siya sa sa areas na may hair ka, is hindi siya accurate. Like, yung sa underarmpit. Yung 5 to 10 minutes nila, kakatiting pa lang yung natatanggal na hair. So, dun pa lang medyo na ano na ako. Kasi, dito sa side na to, actually, dun nga talaga yung pinakabinabad ko up to, ano nga eh, 10 minutes, ganun. Binabad ko siya. Tapos, nung niremove ko na siya gamit ang towel or yung ano, yung tela, nagulat ako kasi sobrang dami pang natira. Tapos, kakatiting lang talaga yung natanggal. Doon, parang akong nagulat na, yeah, worth it siya. Pero yung instruction na binigay is hindi accurate dun sa application. So, nag-try uli ako sa kabilang kilikili ko naman. Binabad ko siya up to 20 to 30 minutes. Then, doon ko na-realize na dapat ganun katagal mo ibababad. Although, sinabi nila sa instruction nila na hindi pwedeng ganun katagal ibabad yung product sa kilikili. And, napansin ko na kahit na in-instruct nila na hindi pwede yon, doon kasi lalabas talaga yung result na matatanggal lahat. Hindi siya yung babilisan na natatanggal na, ano, totally. Katiting lang yung matatanggal pag 5 to 10 minutes. Ah, okay, sobrang tagal pala bago matanggal. So, kailangan mong tumaas ng kamay ng pagkatagal-tagal para lang ma-achieve mo yung kinis, yung lambot ng product sa kilikili mo. Tapos, ayun, bukod doon, napansin ko din na yung smell niya is, alam niyo yung parang pang-rebond. Ganun. Habang nakababad siya sa buhok, sa body parts niyo, maamoy niyo yung amoy na parang niluluto, ganun. Parang ume-effect yung product, ganun. Tapos naalingasaw siya, amoy rebonding product, ganun. Ayun yung amoy niya. Next is, the price is worth it ba? Actually, for me, $999 is worth it kung yung instruction nila is accurate dun sa application. Kasi, what if yung buyer or yung user is hindi naman naisip na ibabad pa uli yung kilikili nila dun sa first try nila, diba? Like, malay mo, nag-expect sila na dun pa lang mag-effect na. So, ayun yung napansin ko na worth it yung price niya if, ayun nga, accurate yung kanilang instruction. Then, sa ano effect, wala naman siyang other effect nung na-apply na or natanggal na yung kilikili. Yung buhok sa kilikili ko, hindi siya masakit. Wala nga kasi, painless removal nga, hair removal. So, ayun yung maganda dito. Although, meron din siyang yung ibang problems lang with the instruction. Yun lang yung pinaka-problem ko. The rest, napakaganda nitong product na to. Siguro, ayun nga, yun dun lang sila nagkulang sa instruction sa mga users nitong product na to. Pero effective siya, guys. Lalo na dun sa mga takot mag-wax, sa mga ayaw umitim yung kilikilay kapag nagsishave. Ayan, pwede nyo itong gamitin. Pero, I suggest na ibababad nyo talaga siya ng totally mababad yung buhok nyo. And, ayun lang, the rest, wala na. Kasi, parang dito, sa product na to, may iwasan mo yung chicken skin ng kilikili mo. Like, yung, parang may butlig-butlig na, naka-ano sa kilikili, ganun. Tapos, ayun nga, pwede siya sa legs, sa body, sa underarm. So, the rest about this product is goods naman. Yun lang, instruction lang ang kinulang sila. So, yeah, ano pa bang napansin ko dito sa product na to? Yun lang naman, sa application process,
okay naman sa oras lang talaga ng binigay nila. And ayun lang guys, if you want to buy this product, just visit their IG account and FB account sa ano, sa description box ko. Nakalagay. Inalagay ko dyan sa description box ko yung link ng social media accounts nila. Although, mas maganda sana kung meron silang Lazada account and Shopee account para mas mabilis yung ma-check out tong product na to. And yeah, ayun lang. Yan, ganyan yung itsura niya. Standard yung size nila, wala silang maliit. Ito na yung pinaka-product nila. And ayun lang guys. Yun lang. Nag-ano lang ako, nagbabalik lang ako para mag-review ng isang product. And I hope you like this video. Please leave a thumbs up and comment down below kung may questions kayo about this product and any recommendation na pwede kong gamitin para lang sa mga bagay na hindi ko gustong masaktan ako. Like, ayoko na din kasing mag-wax. So, ayan. Ano ba bang recommendation nyo na painless removal? And ayun lang, hair. Painless hair removal. Ayun lang, guys. I hope you like this video. Bye!